Sige, tayo po muna tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Bali, sandali lang po yung i-share ko sa inyo. Konti lang po ito. Dahil ako ay binigla ni Pastora Sara. Okay po, tayo po yung manalangin. Father God, thank you sa umagang ito, Panginoon. Thank you for everything. Salamat sa panibagong buhay. Lakas na yung ibinigay sa amin, Panginoon. Thank you for your protection and guidance. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo pong gisingin, Panginoon, ang aming mga spiritual na buhay, Lord God. Patuloy kaming gumawa sa iyong ubasan, Panginoon. Gawin namin, Panginoon, habang kami ay mayroong pang lakas na natitira, gawin po namin ang iyong pinagagawa, Panginoon. Salamat. Open our hearts and our mind to receive your words, Father God. And thank you for your wonderful words, Father God. Ito ay patuloy na magpalakas, Panginoon, at magbukas ang aming mga isipan, Lord God. Thank you. We entrusted everything to you. Ang iyong pagsama at pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin sa umagang ito. Thank you, God. This is our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Okay po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay? Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pastor Travis, Pastor Veloy, Pastor Jose. Okay po. Okay. Sino ang excited dito na pumunta sa church? Okay, mamaya malalaman natin yan. Okay po. Ang gusto ko pong i-share sa inyo, pero basahin po muna natin ang Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 8 and 10. Okay? Tatlong bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Dapat nga po, dalawa lang eh. Kaya lang nag-reveal ang Lord sa akin kanina. So, dinagdagan ko na ng pangatlo. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. O, diba? Hindi ko rin mabasa rito eh. Tagalog, English. Pwede na. Kahit ano. Okay po. Kahapon po pala, ay sino po rito ang dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo? Taas ang kamay. Aba ko, konti lang. Ako po ay hindi against sa pagdalaw sa ano, sementeryo. Kasi po, ang sabi po ng Bible, kawikaan po ata yun, o Ecclesiastes, mas mainam o mas maigi ang pumunta sa patay kesa sa isang handaan. Nakuha po natin kasi kailangan nating ma-realize na tayo ay darating din sa ganong posisyon na tayo po ay mamamatay din. Okay po ako, dumadalaw din po ako sa ano sa mga sa parents ko. Okay po, inaalala ko rin yung pagmamahal nila kung paano nila ako pinalaki. Okay? Sabi diyan, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Hindi ano? Yun na ba yun? Okay na ba yun? Ayan, sige. Yon ang topic pala natin ay a truly saved person. A truly saved person. Ang tunay na ligtas. Ito po, gusto kong i-share sa inyo. Gusto ko pong linawin sa inyo na pagdating ng panahon, wala po tayong sisihan. Namatay ka, pero nagising ka, nasa impyerno ka. Okay po. Sino dito sigurado ka na ikaw ay talagang ligtas, taas ang kamay? Sino rito 50-50 ka? Sino rito hindi ka sigurado? Pero lagi ka namang sa church. Matagal ka nang nagsisimba. Okay po. This morning, gusto kong ituro sa inyo na ano ba talaga ang totoong ligtas? Sino ba talaga ang totoong ligtas? Okay? Mahirap kasi gumagawa po tayo sa ubasan ng Panginoon.
Tayo po ay mga workers. Pero sa bandang huli, hindi pala tayo saved. Kasi sabi ng Mateo, hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay masisave. Sabi nila, Panginoon, kami po ay nagpagaling ng may mga sakit. Kami po ay nagpalayas ng mga demonyo. Pinalipat namin ang bundok sa dagat. Ang sabi ng Panginoon, lumayas kayo sa harap ko. Hindi ko kayo kilala. Pero ang mga taong to, matindi ang kanilang mga ministry. Pero sa bandang huli, hindi pala sila kilala ng Panginoon. Napakasakit po niyan. Okay? Kaya ngayon, wala po tayong sisihan. Kung ikaw ba talaga ay ligtas o ikaw ay hindi ligtas. Kahit matagal ka na, wala sa title ang kaligtasan. Wala sa patagalan, wala sa baguhan. Nakuha po natin, kasi baka sa bandang huli, sisihin nyo kami. Sisihin nyo si Pastora. Bakit hindi pinaliwanag to? Ang tagal mo na sa church, yung pala, hindi ka saved. Nakakatakot po ito, mga kapatid. It is crucial po ito sa ating mga mananampalataya. Pagdating ng Panginoon, iwan ka. Okay po, nakakatakot ito. Okay, a truly saved person. Hindi ko tuloy makita itong ginawa ko. Ang liliit ng ano ko. Wait lang po ah. Tignan mo ngayon katabi mo. Yan ba ay talagang saved na? O baka hindi pa. Okay po. Ito pong ituturo ko sa inyo ay hindi siya basic teaching. Okay? Ang ituturo ko sa inyo ay hindi basic teaching. Pumipiyok pa ako niyan. Ang ituturo ko po sa inyo ay major teaching. Okay? Dahil tayo po ay matatagal na, pero meron pong mga bago, mahirap dito kung sino pa yung mga ino-OVE mo, yung pala ang ligtas, tapos ikaw hindi ka saved. Nakakalungkot. Okay po, nakakatakot po yan. Okay, ang salvation po natin, okay, lahat ng ating gagawing ministry, ito po ay mag-collapse kapag ikaw ay hindi totoong ligtas. Biriin mo, nagpapagod ka lang. Nag-aaksaya ka ng pera mo. Pero hindi ka naman pala ligtas. Kaya this morning, gusto kong maging malinaw sa ating lahat para hindi tayo nag-aaksaya ng oras, hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Okay po. Itong major teaching na gustong i-ano sa atin ng Panginoon, actually, nagpe-pray nga ako kasi nasa biyahe kami, pa-uwi rito kahapon, sinat ako ni Pastora na ako raw ang speaker. Hindi na rin ako nabibigla eh. Dahil lagi naman akong binibigla ni Pastora Sara. Okay po. Kaya, pero nung ano, sinabihan niya na ako, kaya lang, may encounter kami sa Pangasinan, kaya hindi ko rin po talaga akalain. Nakakatawa po ang encounter sa Pangasinan. Ang pinakabata pong nag-encounter doon is 96 years old. Meron ba ditong 96? Okay po. Pero nag-encounter. Wala po talaga sa edad. Nasa pagsunod po talaga. Kahit anong edad mo, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, okay po, grabe. Natapos kami alas 9 pasado na. Pero ano doon siya, nakaupo. Kahit pipikit-pikit, kahit hirap na. Nag-encounter yung matanda na yon. Okay po, ganun siya kauhaw. Marami po, halos matatanda. Mga pastors, mga leaders. Okay po, na open yung kanilang mind. Na hindi lang sila basta nagsisimba, dapat meron pong ginagawa. Okay? Okay, ang totoong ligtas po, okay? Una, hindi ko na rin po i-ano-ano. Okay, bago yan, ang salvation, ibig pong sabihin ng salvation means rescuing from darkness to light.
rescuing from darkness to light. Tayo po ay inalis ng Panginoon mula sa kadiliman at tayo po ay dinala sa kaliwanagan. Okay po? Ang salbabida po saan ginagamit? Para hindi tayo malunod, di ba? Salba. Okay po? Salvation. Yan. Tayo po ay naligtas hindi dahil sa ating mga gawa, tayo po ay naligtas dahil sa ating pong Panginoon. Okay po? Hindi sa mabubuting gawa, okay? Kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Gusto kong malaman nyo ang katotohanan ito na tayo ay mga niligtas ng ating Panginoon. Number one, ang tunay po na ligtas, he lives in conformity with his salvation. Okay po, ang nakakatakot dito, nagtutugtog ka, pero sa bandang huli, iwan ka. Nagsasong lead ka, sa bandang huli, iwan ka. Okay po, ulitin ko ano, ang salvation o ang kaligtasan wala sa title. Kahit kaming mga pastor, pwede kaming hindi masave. Kaya nga dapat talagang sinasama nyo kami sa panalangin eh. Lalo na yung nanay natin, si Pastor Sara. Kasi malalapit po kami sa mga temptation. Okay po. Okay, una, he lives in conformity with his salvation. Bali, konti lang po itong iano ko sa inyo, hindi tayo magtatagal. Hindi po tayo aabot ng isang oras. Siguro mga 30 minutes lang po ito. Okay. Ulitin ko, he lives, ang tunay na save, he lives in conformity with his salvation. Pag sinabi po natin conformity, umaayon ang attitude mo, ang character mo sa kaligtasan na meron ka. Okay po? Mahirap dito, kiniklaim mo na save ka, pero yung pag-uugali mo, hindi nagko-conform na ikaw nga ay ligtas. Nakuha po natin, iba ang sinasabi mo na ligtas ka, pero iba ang pinapakita ng attitude mo. Dapat po yan magka-rhyme. Okay? Ano bang tagal ng rhyme? Magkatugma. Okay? Kung save ka, dapat ang karakter mo, umaayon po yan na ikaw ay talagang ligtas. Marami pong Kristiyano, sinasabi nilang save sila, pero yung pag-uugali nila, hindi nakikita, hindi nagko-conform doon na talagang sila ay save. Okay po. Ang totoong save, ano po yan eh? Pag ikaw pala ay na-save na, package na pala yan. Sabihin nyo, package. Automatic po yan, pag ikaw ay sinave ng Lord, ikaw ay nagbabasa ng Bible, nagdi-devotion ka, ano pa, nagpe-pray ka, ano pa, nagte-training ka. Pero kung wala yan, hindi ka sumusunod dyan, uulitin ko, ang salvation mo is questionable. Ulitin ko, package yan. Dapat pagpupunta ka ng church, lagi kang excited. You are excited in spiritual things. Hindi lang excited ka sa mga material things. Ang tunay na save, lagi silang excited sa mga spiritual things. Excited ka sa training. Excited ka mag-devotion. Excited ka manalangin. Excited kang magsimba. Excited ka sa winning. Pero kung hindi ka excited, okay, at nag-iisip ka pa, mag-isip-isip ka kung ikaw ay talagang save. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya nga dito, wala po tayong sisihan pagdating ng panahon kung saan tayo pupunta. Hindi pwedeng lagi ka nalang nakaupo dyan. Ang kaligtasan nga wala yan sa patagalan. Nasa pagsunod po natin yan sa Panginoon. Ang tunay po na ligtas, okay, hindi siya pasaway sa loob ng simbahan. Hindi siya pasaway sa leader niya. Hindi yan nag-iisip ng negative sa leader niya. Hindi nag-iisip ng negative sa simbahan, hindi nag-iisip ng negative sa pastor niya, okay?
at nagbibigay yan ng buong puso ng kanyang tithes and offering. Pero kung ang tithes mo at offering atrasado, pati ang training mo atrasado, okay, mag-isip-isip po tayo. Kasi ang totoong ligtas po, okay, umaayon ka sa plano ng Panginoon. Ang mga taong hindi ligtas, ang desisyon niyan, palpak. Ang mga taong hindi saved, nagdedesisyon sila hindi sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan lang nila. Nakuha po natin, ang mga taong hindi ligtas, hindi yan nagdedesisyon based on the Word of God. Hindi yan nagbabase ang desisyon nila sa kanilang pananampalataya. Nagbe-base sila, nagdedesisyon sila based on their emotion. Okay? Nagbe-base din sila sa kagustuhan lang nila, hindi sa kagustuhan ng Panginoon. Tayo po ay mga patay na, ang tunay na ligtas, mga patay na yan. Naintindihan po natin? Yan, dapat nagko-conform ang ugali mo sa kaligtasan mo. Pag save ka po, automatic yan. Nagde-devotion ka. Automatic yan, nagpe-pray ka. Automatic yan, okay? Hindi ka nagpapasaway sa leader mo. Sino rito, iniwan mo ang cell group mo? Iniwan mo ang leader mo? Tapos pupunta ka ng church, pumapalakpak ka, nagpe-praise and worship ka, tapos sasabihin mo, save ka. Pero iniwan mo ang gawain ng Panginoon. Iniwan mo ang training mo. Ang training mo, putol-putol. Hanggang umpisa ka lang, puro ka lang simula. Ikaw ay miyembro ng bandang Intro Boys. Hanggang intro ka na lang, pero hindi mo tinatapos. Tapos tayo sa Lord yan. Okay po? Kaya uulitin ko ano, ang totoong ligtas, dapat excited ka sa mga spiritual things. Ang character mo dapat nagko-conform, nagpapakita na ikaw ay totoong ligtas, merong pagbabago. Tignan mo ngayong katabi mo kung talagang nagbabago o hindi. Okay po. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga totoo lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So bakit hindi sila kilala ng Panginoon? Eh nagmi-ministry itong mga to. Mga manggagawa to sa loob ng iglesia. Mga missionary itong mga to kasi nagpapalaya sila ng masasamang espiritu. Nagpapagaling sila ng mga may sakit. Pinagmamalaki nila, Panginoon, nangaral kami. Lagi po ako nasa cell group. Nagwi-win kami. Pero sabi ng Lord, lumayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Why? Ba't ganun? Ginagawa mo naman. Kasi may mga tao, may mga Kristiyano, ang totoong motibo nila, hindi para parangalan ang Panginoon, kundi para maging sikat sila. Mag-ingat tayo dyan. Nasa ministry ka, pero ang papuri hindi para sa Diyos, kundi para maging sikat ka lang. Makilala ka ng mga tao. Gumagawa ka nga, pero walang quality. Alam niyo yun? Walang quality. Matapos mo lang ang pinagagawa sa'yo ni Pastora. Wala siyang quality. Ibig sabihin, wala siyang pag-ibig. Sabi dyan, sa 1 Corinthians 13 ba yun? Hope, faith, and love. The greatest of that is love. Kaya ang Lord nagtatampo, sabi niya, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Mahal pa ba natin ang Panginoon? Madaling sabihin,
Pero kailangan makita sa gawa natin. Makikita po yan sa bunga. Hindi sa bunga nga lang. Okay po. Love. Dapat merong love. Ang ministry na ginagawa natin, dapat merong love. Ang pagpunta natin dito sa church, ang sabi po ng Panginoon, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Ibig sabihin, ang totoong ligtas, merong siyang sakripisyo. Ano po ba ang sacrifice or nag-o-offer tayo sa Lord? Pag sinabi natin sacrifice, iba ang sacrifice sa effort. Yan ba ay sacrifice o effort lang? Dapat alam natin yung pagkakaiba ng dalawa. Kung sinasabi mong sacrifice yan, okay, dapat napiplease ang Panginoon dyan. Pero kung effort lang yan, malalaman mo naman kung sacrifice yan o effort lang eh. Pag effort, hindi ka excited. Makapunta ka lang. Matapos mo lang ang Sunday. Nakuha po natin. Pero pag sacrifice, excited ka, okay, willing ka na maka-face to face ang Panginoon, ibubuhos mo ang puso mo sa Panginoon kasi nga sacrifice. Pag effort lang, hindi mo yan pahalagahan. Nakuha po natin. So, pangalawa, sabi ko sa inyo, sandali lang ako eh. Marami to pero hindi ko na siya iinan pa. Ano yung pangalawa, Aliana? Meron ba? Yan. Perseveres until the end. Ang totoong ligtas po, okay, sila po ay nagtsatsaga hanggang katapusan. Ako po, nag-start po ako sa Panginoon 1997. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ang dami ko pong na-experience talaga. Pero, nag-persevere po ako. Ang totoong ligtas, okay? Nagpe-persevere yan. Nag-tsatsaga yan. Okay po? Ang nagtitiis hanggang wakas, sila lang po ang maliligtas. Pero inyo, nag-aral ako ng Bible school, okay? Wala akong pantalon, wala akong sapatos, wala akong barong. Hindi ko maalam na kailangan ng mga ganyan doon. Okay po. Sinabi ni Pastor, mag-aral ka ng Bible school, nag-aral ako. Iniwan ko ang trabaho ko, iniwan ko ang jowa ko. Tiga Bicol pa yan, ano? Ano ba? Iniwan ko yung pangarap ko, iniwan ko yung family ko. Kasi breadwinner ako eh. Pero iniwan ko sila. Okay po? Dahil ako ay sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, ang tunay na ligtas, willing kang magsakripisyo. Willing mong isacrifice, okay? Si Abraham nga eh, sinacrifice yung anak niya. Kahit ang pera mo, willing mong isacrifice yan. Ang totoong ligtas, tingin po kayo sa pogi, ano? Ang totoong ligtas, kahit wala kang pera, magsisimba ka. Kahit wala kang pamasahe, magsisimba ka. Kami, naglalakad kami na nila Ate Pet. Di ba, Ate Pet? Naglalakad tayo. Kahit walang pera, kahit walang pagkain, walang makain, magsisimba. Why? Yan yung tunay na ligtas. Hindi yung nililes mo, hindi yung iba ang pinaprioritize mo, ang tunay na save, ang pinaprioritize mo si Lord. Hindi ang barkada mo. Mamili kayo, barkada simba. Yan, dyan kayo magaling. gala simba. Outing simba. Pastor, hindi makapag-church, may outing kami. Yan ba ang totoong save? Inuuna mo ang gala, inuuna mo ang outing.
Okay, hindi naman masama yung ano. Kasi kailangan din natin yan eh. Pero huwag naman itapat ang Sunday. Okay po. Si ipa-prioritize natin ang Lord. Amen ba? Okay, he perseveres until the end. Okay po. Sabi ko nga kanina sa inyo, baka yung mga ino-OVE inyo, baka yan pa yung mga tunay na ligtas. Hindi tayo. Naintindihan po ba natin? Persevere means endurance. Sabihin nyo, endurance. Yan. Persevere means endurance. Nagtatagal ka sa kabila ng mga problema sa buhay mo. Hindi ka lang pinansin ng crush mo, ayaw mo nang magsimba. Grabe naman yan. Iniwan ka lang ng jowa mo, ayaw mo nang mag-church. Ayaw mo nang umatin ng cell group. Wala ka lang pera, ayaw mo nang magsimba. Wala ka lang pera, ayaw mo nang mag-cell group. Pera lang pala ang katapat mo. Okay? Kita, may disciple ako eh. Sabi ko, ba't hindi ka nagsisimba? Pastor, wala kaming pamasahe. Yan, habang buhay ka, mawala ng pamasahe. Biruin mo, pamasahe lang, hindi ka magsisimba. Kung problema mo, pamasahe, hindi ka makapagsimba dahil wala kang pamasahe, diyan ka titirahin ng titirahin ni Satanas. Kasi yan lang pala ang kahinaan mo. Yan lang pala ang paraan para hindi ka makapagsimba. Okay po. Ulitin ko lang po ano, nagkaroon po kami ng breakthrough sa financial. Sinacrifice ko yung anak ko eh. Pang tights or pang gatas? Anong pipiliin nyo? Matitiis mo ba na iiyak ang anak mo? Dahil walang pang gatas, tights lang eh. Sasacrifice ba yung anak mo? Okay. Kasi pag umiyak yan, masasaktan ka, iiyak ka dyan. Okay po. Pero mas pinili ko na sumunod sa Panginoon. Binigay ko yung tights. Sabi ko, Lord, pag umiyak yan, bahala ka yan, padidihin mo yan. Okay? Hindi naman nagutom yung anak ko eh. May mga nagbigay nga eh. Hindi ko naman sinasabi sa kanila. Pero nagbigay. Kasi doon nag-start yung breakthrough namin sa financial. Nakita ng Lord na kaya mong ipagpalit ang anak mo o ang mga importanteng bagay para sa Kanya. Pag hindi mo kayang isacrifice yan para sa Lord, diyan ka titirahin ng kaaway. Kaya hanggang ngayon, pera pa rin ang problema mo. 20 years ka na sa Lord, 15 years ka na, 10 years ka na, financial pa rin. Bakit? Hindi mo kayang isacrifice yan sa Panginoon eh. Si Lord nga may natutunan kay Abraham eh. Aba, nakaya pala ni Abraham na isacrifice yung anak niya. Sasacrifice ko rin yung anak ko. Yung tao nga kaya eh. Ako pa kaya. Nakuha po natin. So dapat meron tayong perseverance. Meron tayong endurance. Okay po. Nabasag lang ang cellphone mo. Ayaw mo nang magsimba. Grabe naman yan. Cellphone lang. Nabasag lang, hindi ka makakapag-church. Yan ba ang tunay na ligtas? Okay po. Hindi ka lang pinansin ni Pastora, hindi ka lang sinama sa Palawan. Hindi ka lang sinama sa Auti, sa Encounter, nagtatampo ka na. Yan ba ang save? Ako nga, ayaw ko sumama sa Encounter eh. Kasi may trabaho ako eh. 2,000 yung mga wala eh. Pero sinacrifice ko. Sabi ni Pastor, asama ka. Okay. Ang daming lesson. 5 ba yun? 4. Kami lang tumira nila, Pastor Pat, Pastor Amean, Pastor Manny. Grabe po, ang ganda po ng ginawa ng Lord sa Pangasinan. Akyat po uli kami ng bagyo. Palakpakan natin ng Lord, sige. Susunod po nating encounter sa bagyo na po. So, pagtapos ng bagyo, Isabela. Okay po. Doon nabuksan yung isip nila
na sila po ay hindi lang talaga simba uwi. Okay po. Na-open yung kanilang mga spiritual eyes na dapat pala tayo ay mayroong ginagawa. Kasi part tayo ng body of Christ. Tingnan mo yung katabi mo kung part yan ng body of Christ. Okay? Kung ikaw ay part ng body of Christ, dapat nagpa-function ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-function ka. Okay po, ang katawan na hindi nagpa-function, stroke yan eh, tama. May problema. Nakuha po natin, ibig sabihin, meron pong problema. Ang totoong mga save, nagpa-function ka kasi part ka ng body. Part ka ng church. Part ka ng salvation. Okay po? Kaya wala kang pwedeng idahilan. Biro mo, 96 years old, nag-encounter. Gusto pa ngang mag-training. Hirap na si Lola. Malabo na ang mata. Okay po? Nagtutulog na nga eh. Pero tinapos niya po ang encounter. Dapat tatapusin mo ang training. Hindi ka lang puro simula, tapusin mo. Kasi save ka na. Amen. Grabe. Saan ba yung mga disciple ko? Tapusin niyo yung training niyo, ha? Wala yung dalawa eh. Grabe. Okay. Pag ikaw ay body of Christ, hindi ka, kung ikaw ay part ng body of Christ, hindi ka pinagmumulan ng division. Dapat ikaw ay pinagmumulan ng reconciliation. Hindi ka pinagmumulan ng gulo, ikaw ay pinagmumulan ng, ano matagal ng reconciliation? Ikaw ay pinagmumulan ng reconciliation. Pinagmumulan ka ng pagkakabuo-buo. Ang hirap sa Tagalog. Tulungan nyo naman ako. Okay yan. Hindi ka pinagmumulan ng division, ikaw ay pinagmumulan ng reconciliation. Pag sinabi po natin endurance, kahit masakit, kahit mahirap, okay, kahit wala kang pera, kahit may problema ka, magpapatuloy ka hanggang wakas. Grabe. Dediretsuhin ko na po kayo, ano? Ang tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan mga tunay na save. Lalo yung mga patalon-talon ng simbahan. Sabi nga, mas madaling magpalit ng simbahan kesa magbago ng buhay. Okay po, ulitin ko rin to. Going to church every Sunday is not guaranteed that you are saved. Dapat part ka ng body of Christ. Dapat meron kang ginagawa. Hindi porke tumutugtog ka rito, hindi porke pumasok ka sa simbahan ng born again, saved ka na. Hindi po tayo yung once you save, you are always saved. Ang sarap siguro ng ganun, no? Pag ikaw ay tumanggap na, ligtas ka na forever kahit gumawa ka ng kasalanan. Sarap noon. Pero hindi po tayo ganon. Okay po. Kailangan meron tayong endurance. Kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, ikaw ay magtitiis. Okay po. Nung namatay lang yung aso mo, hindi ka na nagpakita ng simba sa simbahan. Hindi ka na makita ng leader mo. Nagkatrabaho ka lang, hindi ka na makita sa church. Nung wala kang trabaho, lagi ka nandito. Binibigyan ka pa ng leader mo ng pamasahe. Pinapakain ka pa sa McDo, nililibre ka. Pero nung nagkatrabaho ka na, hindi mo na priority si Lord. Tapos sasabihin mo, ligtas ka. Ano ka, hello? Ang galing mo naman. Mahiya tayo sa balat natin. Okay po. Kaya dapat talaga part tayo ng paglago ng kaharian ng Diyos.
yung mga Zimbabwe, panahon pa yan ni Mahoma. Panahon pa yan ng mga matatanda. Nasa bagong generation na po tayo. Okay po, dapat tayo ay part na ng paglawak at paglago ng kaharian ng ating Panginoon. Dapat nagsasacrifice tayo. Dapat hindi ka na mini-message ng leader mo. Oh, Sunday bukas, magsisimba tayo. Dapat automatic yan. Nung pandemic, nasaan ka? Sila ninong rekto nga, saka sila ninang sila. Kahit may mga sakit yan. Pandemic, nagsisimba sila. Samantalang yung iba, nagtatago. Yung mga nagtago, sila yung mga namatay eh. Okay po. Si Pastora Lindsay, galit na galit sa akin eh. Labas ka ng labas. Nahawa na kami sa sakit mo. Nagkasakit ako, hawa-hawa kami. Grabe, isang taon, wala pa akong trabaho. Nasa barangay ako. Sabi ni Pastora Lindsay, ano, ikaw ang nagtatrabaho na wala kang inuuwing pera. Sabi ko, at least may trabaho ako. Okay po. Sabi ko, hindi, nag-aano tayo eh. Nagtatanim pa lang naman ako. Meron bang magsasaka, nagtanim, nag-harvest agad? Di ba wala? Sabi niya, isang taong ka na dyan ah. Kaya nga, hindi pa nga hinug eh. So sa kagaganon sa akin, nag-apply ako ng tuktok. Di ba nauso yung tuktok noon? Apply ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na makayanan ng bunganga ng asawa ko. Eh, isang taon na nga naman talaga walang trabaho eh. Nasa barangay ako. Pero ang lagi kong inaano sa kanya, ganyan talaga yung mga nagtatanim muna. Papalubag loob. Magtatanim ka muna bago ka umani. Okay po. Eh, nung kumuha na ako ng mga requirements para sa tuktok, tinawagan ako ni Pastor Mark. Yan. Gusto mo ba sa working hands? Okay. 5 oras. Pero ako, 8 oras. Okay po. Kaya po yung work ko po ngayon talagang blessing din. 1 hour lang siya. Okay. Pag talagang nagtapat ka sa Panginoon, eh, bibigyan kanya ng ano, money, ministry. Okay po. Ano pa ba? Okay, pang last. Like sa inyo, sandali lang to eh. Pangatlo. He grows in spiritual life. Yan. Lumalago ka ba? Tingnan mo ang katabi mo. Nagmamatured ka ba? O ikaw ay immatured pa rin? Okay po. Ang mga... Okay, maturity means complete the character of Christ in your life. Yan. Pag matured ka pala, yung character ni Kristo ay nakikita sa buhay natin. Yung Christ-likeness. Ang nagbibihis po ng Christ-likeness sa buhay natin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nakuha po natin. Kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo, hindi ka magiging kawangis ni Kristo. Ibig sabihin yan, ang salvation mo, questionable. Hindi ka nagmamatured. Okay po, nakita na kayo ng ano, Kristiyanong bonjing? 10 taong ka na, nakapampers ka pa. Pinapampers ka pa. So, buti wala dito niyan. Sa ibang simbahan, ang daming ganyan. 15 years na, okay? Dumidede pa. Mami, daddy. Okay? Puti na yung buhok, mami, daddy. Makapala yung bigote, mami, daddy. Pinapampers ng mga pastor. Ako po ay hindi judgmental. Bahala kayo kung anong tingin nyo sa akin. Basta sasabihin ko lang sa inyo kung anong pinapasabi ng Lord. Dapat alam mo na talagang saved ka. Kasi ang tunay na saved, nagmamatured. Okay po.
ikaw ay nag-grow, okay? Ikaw ay nag-i-increase, hindi ka nagde-decrease. Ikaw ay lumalago, okay? At hindi ka yung hindi ka walang ginagawa. Dapat may ginagawa ka para sa kaharian ng Panginoon. Ang mga matured na tao, matured people choose to not to give up. Pipiliin mo na hindi ka tumigil. Pipiliin mo na hindi gumive up sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kahit ang daming problema, kahit ang daming trials, minsan feeling mo, nasa church ka naman, parang wala ka sa kalooban ng Panginoon. Ako, dumating sa time ko yan eh. Binibigay ko naman yung the best ko sa Panginoon, pero bakit ganito pa rin ako? Naghihirap pa rin ako. Sabi ko, Lord, nasa kalooban mo pa ba ako? Kasi ba't ganito yung buhay namin? Okay, ikaw pala ay under the process. Okay po, you are under the process. Ang mga immature Christian, sabi ko kanina, nagdi-decision sila na hindi nila kinakausap ang Panginoon. Okay, binabaliwala nila si Lord, nileless nila ang Panginoon sa buhay nila. Dapat put God first. Lagi po nating uunahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Okay po, ang mga matured na Kristiyano ay mga ligtas po yan. Okay, pinaprioritize nila ang Lord, pinaprioritize mo ang Sunday, pinaprioritize mo ang outreach. Okay po, pinaprioritize mo ang mga bagay na spiritual. Okay po. Ang mga matured na Kristiyano, okay po, pinapataob niyan ang mga problema. Ang mga tunay na Kristiyano, ang mga matured na Kristiyano, ang mga temptation pinapataob mo, pinapatumba mo. Hindi ikaw ang pinapatumba ng temptation. Ang sex, pinapatumba mo. Ang bisyo, pinapatumba mo. Ang drugs, okay, ang dabarkads, ang inauna mo, ang Panginoon, kasi matured ka na. Ang hindi mga matured na Kristiyano, lahat ng ginagawa niyan, lahat ng decision niyan, palpak. Okay po? So, matured Christian, ang matured na Kristiyano o ang Kristiyanong save talaga, okay, nilalabas mo ang iyong potential. Yung katabi mo, antindi ng potential niyan. Baka hindi mo pa inilalabas. Ayaw ni Satanas na ilabas mo ang iyong potential. Bakit? Takot si Satanas na mailabas mo ang iyong tunay na potential. Pag nailabas mo yan, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Takot si Lord sa potential natin at takot si Satanas sa ating mga potential. Okay? Kasi pag lumabas ang tunay mong potential, grabe. Kahit anong dumating sa iyo, maglilingkod ka sa Panginoon. Ang tunay na save, nagmamatured. Okay? Lumalalim sa relasyon niya sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo kung totoong save yan. A truly saved person. Okay po. Dito na po magtatapos. Sige, pakiano may kakantahin po tayo. Ilang oras ba? Umabot ba ng 30 minutes? Sige po, tayo tayong lahat. Sino po yung nakakaalam ng kanta na to? Pakilakasan mo nga. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Namnamin po natin yung message ng kanta.
Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagpis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Kailangan mang isalin ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, hindi kasiya-siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mong isalin ang paglalagyan mo ba'y patunayan po natin sa Lord na tayo ay talagang ligtas. Nagbihis ka, okay, hinubad mo yung marami mong damit, pero yun pa rin ang sinuot mo. Ituloy mo lang yung ano, yung song. Tuloy mo lang. Okay po mga kapatid, very short lang po yung message ko today. Darating po tayo sa kalagayan na pupunta po tayo sa isang sitwasyon na ayaw po nating puntahan. Sana po hindi tayo magsisi sa bandang huli. Sabi ng kanta, patunayan mo na talagang ligtas ka. This morning, mag-renew po tayo sa Panginoon. Kung sa tingin mo ay hindi nagko-conform yung pagiging ligtas mo sa karakter mo, hindi pa huli ang lahat. Kunting problema lang, sisihin mo ang Panginoon, idadamay mo ang cell group, idadamay mo ang leader mo, idadamay mo ang church, lahat na dinamay mo. Totoong ligtas, mayroon siyang endurance, may perseverance. Sabi po ng Bible, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ang kamatayan, kagutuman, kahubaran, sakuna, sandata, hindi yan pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoon kung tayo po ay totoong mga ligtas. This morning, lagay po natin yung kanang kamay natin sa ating mga puso. Ikaw mismo alam mo kung alanganin ang iyong kaligtasan sa harapan ng Panginoon. Ikaw at ang Diyos ang siyang nakakaalam yan. Oo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Pero hindi po yan basihan para hindi tayo maging
part ng body of Christ. Dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, tayo po ay nagmamature, tayo po ay lumalalim. Search natin ngayon ang sarili natin sa Panginoon. Ako ba talaga ay ligtas? Ikaw ba ay mayroong ginagawa para sa kaharian ng Panginoon? Patunayan po natin yan sa Panginoon. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan. Lord, mahirap mang isipin, masakit mang tanggapin, Panginoon. Pero ang mga bagay na narinig namin ngayong umaga ay pawang katotohanan lamang, Panginoon. Ang gusto lang namin, maligtas, pero hindi kami willing na gumawa para sa iyong kaharian. Hindi kami willing maging part ng body. Lord, ang tunay na ligtas, Panginoon, ay sumusunod sa inyo. Wala sa edad, wala sa pamumuhay, Panginoon, wala sa kabisihan, Panginoon. Ang tunay na niligtas mo, Panginoon, andang mag-sacrifice ng kanilang buhay, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, excited, Panginoon. Excited kami, Father God, na ikaw ay makaharap. Kami ay excited, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na spiritual dito sa simbahan, dito sa lupa, Panginoon Diyos. Kung ang mga bagay na yan, hindi na namin nararamdaman, hindi na namin nakikita, Panginoon Lord, patawarin niyo kami. Kung kami man ay gumagawa sa iyong kaharian ng walang pag-ibig, Panginoon, walang quality, Lord God, oo, nandyan kami. Pag pinatawag kami ng aming leader, Panginoon, nandyan kami, gumagawa kami sa iyong ubasan. Pero ang mga tao, Panginoon, na sinabi mong hindi mo kilala, ay gumawa rin sila ng mga miracles, Panginoon Diyos. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay magsisi sa bandang huli, Panginoon. Akala namin kami ay ligtas, yung pala ay hindi. Hindi porque active kami sa loob ng simbahan, Panginoon, kami ay ligtas na. Lord, kung ang aming ginagawa ay walang pag-ibig, Panginoon, nag-aaksa lang kami ng oras, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami. Search our heart and our minds, Panginoon. Ang pagsunod sa inyo, Lord God, ay nasa lahat ng panahon, Panginoon. Marami pong salamat dahil ikaw ay nariyan. Patuloy mo kaming pinalalahanan, Panginoon. Makita namin sa sarili namin na kami ay talagang ligtas o hindi. Lord, thank you for your correction, Panginoon. Minsan, hindi pa tapos ang service, Panginoon, nauuna na kaming lumabas sa pintuan. Pagdating ng small group, hindi na kami makita ng mga leaders namin. Walang quality, Panginoon, yung aming ginagawa. Walang kasamang pag-ibig, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming nire-remind, Panginoon. Wala sa dami ng ministry. Wala sa mga pag-perform ng miracles, Panginoon. Mahalaga ang aming pangalan ay nakasulat sa libro ng kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami, ang isip namin ay kainin, Panginoon, ng aming kayabangan, Lord God. Hindi kami maging sikat, Panginoon, kundi ikaw ang maging sikat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, lagi mo kami palalahanan na kami ay mag-ingat sa lahat ng aming ginagawa. Baka pinapakita na lamang namin ang aming sarili na kami ay maging sikat. Dapat sa iyo ang papuri, Panginoon. Kung noon ang naghahari ay galit, Lord, wag po naming
hayaan ng aming hinubad ay muli po namin isusuot, Panginoon. Ang maduming damit, Panginoon, ito yung aming mga nakaraan. Ito yung aming mga kasalanan, Panginoon, katulad ng prodigal son. Pinalitan siya ng kanyang ama ng bagong damit. Sabihin, kaligtasan, Panginoon, ang kalinisan. Lord, marami pong salamat. Yung mga ngayon lang po naka-attend, kung first-timer ka, second-timer ka, ulitin mo lang po yung sasabihin ko. Ang Panginoon ngayon ay nakatayo sa pintuan ng puso mo. Siya ay kumakatok. Gusto niyang manirahan sa puso mo. Gusto niya na ikaw ang maghari sa buhay niya. Ikaw ang Diyos ang maging hari sa buhay mo. Kung siya ay pagbubuksan mo, siya ay papasok, kayo ay magkakasalo. Meron siyang hinanda sa iyo. Kung first time ka ngayon, kahit yung mga dati na, mag-renew po tayo. Sundin mo lang po ang aking sasabihin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Naamin ko na ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Pinapapasok kita sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at ikapagligtas ng aking buhay. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang masunod, hindi ang aking sarili. Marami pong salamat. Panginoon, salamat sa mga anak mo. Lord, katulad ng prodigal son, katulad ng panganay na anak, palagi siyang nasa piling ng kanyang ama, pero ang puso niya napakalayo, Panginoon. Minsan palagi kami lagi dito sa church, pero wala naman kaming time sa inyo, Panginoon. Iniisip lang namin sarili namin, barkada. Pero lagi kami nandito sa loob ng simbahan. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw ay batas, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, for reminders, Lord God. Palayo po ang bawat isa, si Pastor Sara ngayon, Lord. Anoint her, double portion of anointing. Marami ang ma-empower, mabago ang buhay. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Maging sa mga kapwa ko, leaders, Panginoon Diyos. Search po namin yung aming mga sarili, Panginoon. Wala sa pagalingan. Wala po sa patagalan, Panginoon. Nasa pag-ibig po namin sa inyo, Lord God. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Lord.